bakit may mga tao na nagstay dun sa relationship kahit na mali na, magulo na yung relasyon, ba't pinipili pa rin nila magstay dahil takot ba sila maging single? Ano ma-advise mo dun? Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone! With K-Skin, ibalik ang alindog mo! Huwag nang magpahuli! Hi guys! For today's video, we have our guest. May guest tayo! Yes! Meron kasi akong concern sa ating mga babae. Meron akong gustong itanong sa kanya. Pasensya na kayo, medyo hindi maganda yung pakaramdam ko ngayon kasi kagagaling lang namin sa maraming lakaran, sa maraming nakwatsa. So, tapos may period pa ako ngayon. Ang dami ko lang sinabi. But anyway, may concern lang ako na gustong itanong kay Javi talaga. Ano yun? Nowadays kasi, ang dami kong nakukuhang mga comment, ang dami kong nakukuhang personal message na niloko sila nung asawa nila, boyfriend or girlfriend nila, ka-live-in nila. Tapos, ano ba yung makakapag-stay sa tingin mo? Ikaw ah, ilalaki ka, ano yung makakapag-stay sa'yo sa isang relationship para hindi magloko yung isang lalaki? Hindi niya lokohin sa madaling salita yung partner niya. Anong quality, kahit two qualities o character na makakapag-stay sa inyo para maging loyal and faithful kayo sa mga partner ninyo? Parang dalawa yung partner eh. Kasi yung qualities, hindi mo po pwede na gamitin yon kung yung lalaki hindi pa red sa na mag-commit, diba? So you're saying, kahit na nandun yung qualities na gusto mo, kung yung lalaki hindi pa ready mag-commit, magloloko pa rin siya. Oh yeah. Ganun? Mm. Kasi hindi mo pipilit yung sarili mo kung hindi mo pa kaya. Especially pag gagaling ka sa mga long-term relationship, tapos hindi nag-work out. So ano yun? Meron pang ano? Parang residue ng nakaraan? May bakas pa ng nakaraan? So meaning hindi pa sila ready, ba't sila mag-relationship? Yun nga eh. Kaya marami siguro mga lalaki na makakamit sila ng quality ng mga babae. Mga good catch. Okay, good catch ng babae. Right? Tapos... pag tumagal. Oh, tapos hindi pa sila mag-settle doon. Ibig sabihin, yung lalaki hindi pa ready. So, kahit na almost perfect yung babae, mm-hmm. kung yung lalaki is hindi pa siya ready mag-settle, manluloko pa rin siya? Hindi naman actually manluloko. Ang hirap kasi sabihin lolo ko. Eh. Ibig sabihin, yung mga lalaki kasi hindi pa nila alam yung... kung ready siya, di ba? Takes time. Like ano, may edad ba yan? Paano kung walang yung edad. Iba ang tagal na sa relationships? Mga 15 years, 20 years, tapos biglang doon pa magluloko. Ang dami kong kilalang gano'n na married couple talaga. Ay, pag married, iba naman na yun. Siyempre, baka sinadya niya, baka talagang ayaw niya na sa relationship nila. Hindi nila masabi? Hindi lang nila masabi. Kaya madali niyo siyang matempt? Oh, madali matempt kasi kung in love talaga siya sa partner, hindi siya ma-attempt ka na gano'n ko ganda yung makikita mo. Oo nga, no? Tama yun. Kung pag in love ka talaga, never. Kung mag-on pa lang ng girlfriend, boyfriend, iba naman yun. Kasi may something na hindi pa nakikita ng lalaki doon sa babae siya. Kaya siya, hindi pa gano'n ko seryoso. So, walang behavior, character yung makakapag-stay sa lalaki para maging faithful and loyal siya dun sa partner niya. Not unless he is ready to commit a long-term relationship. Minsan kasi yung lalaki ang hirap malaman ko ano yung gusto niya. Minsan lang makakamit ka na sa isang babae. Bakit ka nagustuhan to? Kasi may connection, may chemistry. Important. Importante yun. Minsan kasi hindi mo alam kung ano yung babae na nabamis. Hindi mo masasabi na perfect pa rin. Yung babae na makakasawa, makakasundo. So yung mga lalaki pala, keep on trying. Keep on looking. Para lang ma-figure out kung ano talaga yung gusto nila. Is that ganun ba yun? Siguro, tama yan. Kasi ako, actually, hindi mo naman malalaman yan kung hindi mo tatry. At least nag-try ka. So parang sinasabi nyo, mas nakakatulong din yung paghahanap nyo or pakikipagrelasyon nyo sa iba't iba na babae para ma-discover nyo lalo yung gusto ninyo. Kasi minsan, pag nag-date ka ng babae, hindi mo pa makikilala isang tao. Not unless makasama mo siya ng alas, makasama mo siya sa bahay, mga kalibig, mga gano'n. Sana hindi makikita mo, ay, ayaw pala nito. So, dapat, pero hindi naman yun intentionally. Madi-discover mo lang siguro yun along the way. Pero may mga relationship
akong nakikita, ano, ang tagal na nila sa relasyon, pero hindi pa rin sila na-o-offer ng kasal ng mga partner nila. Ano yung dahilan? Bakit may mga ganong relasyon na mahal mo naman, magkasama naman kayo, magka-live-in na kayo, tapos you've been together for like decades, pero bakit hindi pa rin nag-aaya ng kasal yung lalaki? Baka hindi naniniwala sa kasal yung lalaki. Hindi mo alam yun. O, eh, paano kung meron naman akong kilala na magka-relasyon for 9 years nung naghiwalay sila. Wala pang 1 year yung bagong relasyon ng lalaki. Biglang pinakasalan yung bago niyang girlfriend. While doon sa 9 years niyang girlfriend na naka-live-in niya na, eh, bakit hindi niya pinakasalan? So, merong medyo may ano doon eh. It's a matter of decision, syempre. Hindi mo alam kung ano yung iniisip ng lalaki. Eh, ikaw, kung ganun, bakit nangyayari yun na ang tagal mo na nakilala mo na kung ayaw mo, bakit di ka makipag-iwalay? Bakit kailangan paabutin mo pa ng 9 taon, 10 taon? Tapos, hindi mo namang pala planong pakasalan yung babae. Then after, may bago yun ang papakasalan mo. Hindi, baka nakasanayan mo na lang na makasama mo isang tao na. You get used to it, ano? Nasanay ka. Then, gusto mo ng bago. Kaya nung nakakalala ka ng bago, parang brand new uli. Ang daya. Pero kawawa rin siya sila dahil alam mo na hindi mo pala gusto yung isang tao, pero kasama pa rin siya. Ako sa akin, kami, negative yun. Dahil kung ayaw mo ka, iwan mo na. Kasi mamaya may nakita ka na ibang lubay na tama sa'yo. Oh, eto pa, bakit may mga tao na nagstay dun sa relationship kahit na mali na, kahit hirap na sila dun sa relasyon, kahit magulo na yung relasyon, ba't pinipili pa rin nila magstay sa relationship na yun? Dahil takot ba sila maging single? Kunwari, ano ma-advise mo dun? May kalibin ka na bakas meron kayo anak. Mm. Meron kayo na ipunda, di ba? Malaking bagay kasi economic ka rin. Malaking factor. Oo. Bago yung lifestyle mo. And sanay na kayo ron. Oo. Lalo na sa Pilipinas, ang iniisip nila pala rin dahil sila mga bata. Kahit hindi mo sila nagmamahal, para sa bata. Diba? Tingin mo mali yun? Para sa akin, mali yun. Kasi pag lumaki yung mga bata, aalis din sila sa inyo, may iwan lang kayong dalawa. Baka too late na kayo para makakita kayo na para sa inyo. Mm-hmm. Tapos, alam ng mga bata, matatalino yung mga bata eh. Alam nila na yung magulang nila is hindi na masaya dun sa relasyon. So, ang nangyayari, parang bumababa yung standard nung pagdating marriage. Marriage and family. Kasi nakikita ng mga bata na bakit nagsasama tong parents namin eh lagi naman sila nag-aaway. Oh, obvious naman na hindi na nila gusto ang isa't isa. Especially pag yung lalaki o yung babae nangangaliwa. Kasi wala nang foundation yung relationship eh. Yun lang guys yung video natin for today. See you again on our next topic. Bye!